الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang hadith po natin ngayon sa araw na ito o gabing ito ay tungkol po sa kahalagahan ng pag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang dalil ay ginawa itong ikakabilang sa limang haligi ng Islam. At binanggit na ito ay ikaapat, nangangahulugan na napakahalaga para sa mga Muslim ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khams." Itinayo ang Islam, itinatag ang Islam sa lima, meaning sa limang poste o haligi nito. At sinabi niya, "Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه. Sa hadith na ito ay patutuo na kung saan ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ikabilang sa mga haligi ng Islam. Sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinayo ang Islam sa lima o limang haligi at una rito yung pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at pagsaksi na katotohanan na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kung saan sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalawa ang haligi ay ang pagsasala, pagtatayo ng sala na ito ang limang beses isang araw, pagbibigay ng zaka sa mga inuobliga o nasa kanya ang mga kondisyon, at ang pagsasagawa ng hajj sa sinumang inobliga ng Islam na isagawa ito. At binanggit sa hadith na ito na panghuli ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Mga minamahal naming kababayan, ang pag-aayuno po sa buwan ng Ramadan ay tungkulin nating lahat sapagkat kabilang ito sa mga haligi ng Islam na ang lahat ay dapat gawin ito at huwag itong pababayaan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.